needs to be answered is where are we on the war on drugs? General Bato, dahil po kayo ang first chief PNP ng Pangulong Duterte at kayo po ang naging, you were at the center, kayo po yung naging mukha no, ng war on drugs. Can you give us your assessment? Where are we now? Malayo pa tayo sa ating mga pangarap na magkakaroon ng drug-free Philippines. Malayo pa. Pero ikumpara mo sa previous na mga administrasyon, malaki na po ang nangyayari. Noong, ang diferensya, bibigyan ko kayo ng diferensya. Itong panahon ni President Duterte, meron pa rin droga. Pero ang droga ay imported galing sa China. Sir, ito oh, ba yung... Hindi, ganito. Pero noong panahon ng ibang presidente, before President Duterte, ang droga ay hindi ini-import. Dito mismo ginagawa sa Pilipinas, yung malalaking drug laboratory, Cebu laboratory, ang dami. Kaya nung pagpasok namin, giniba namin lahat ng Cebu laboratory. Kaya wala nang nagproproduce ng Cebu dito, ini-import na lang sa China. So yan ang malaking diferensya. Napakalaki po. Ini-import, dumarating dito, nakamagnetic lifter, dito. Yung mga... Sir, pati yung mga blocks of cocaine that are found floating at sea? Well, huwag nating isama yung totoo yan nangyayari dito sa atin. Hindi magkakaroon ng napaka-exhaustive investigation. We cannot come up with a conclusion about these blocks of cocaine. Okay. Puro tayo, Juan, puro tayo mga haka-haka lang kung anong nangyayari dyan. Okay, sir, briefly, sabi, malayo pa. No? Before malayo we can pa. Say this is a success. Because? Malayo pa. Because? Because meron pa rin droga nakakapasok. Mm. Okay. All right. Alam mo paano? Paano yan para matakot na magpapasok? Ibalik natin ang death penalty para sa mga drug traffickers. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Wait ha. Ibang topic po yan mamaya. Babalikan po natin. Sandali lang po. Dean Shell Diokno, your assessment on where we are in the war of drugs. Penalty na yan. Sir, this is not... Sir, I'm sorry. We'll talk about the death penalty later po, but can we just focus first on the war on drugs? If we want to stop the war on drugs, then we have to be sure and certain that those who are doing this get punished. The big problem is, ang tinitira nila ay puro mga maliliit na pusher. Ang tinitira nila puro mahihirap. Nasaan ang mga drug lord? Ito ang tanong ko. Drugs cannot operate in this country unless it is organized. Alam natin na pumapasok dito ang mga cartel. Ma-identify natin yan dahil hindi gagalaw ang droga kung hindi rin gumalaw ang pera. Nasaan ang AMLA? Nasaan ang mga ahensya ng ating pamahalaan? Ba't hindi nila binubuksan ang mga account ng mga drug lord na yan? Alam nila! Alam ng ating mga yan. Ang totoo, takot. Hindi nila kayang labanan yung mga drug lord na yan. Kaya ang tinitira, puro mahihirap lang. Merebatan muna si General Bato. Dapat kasi... Bago kayo sumausaw sa war on drugs, alamin muna ninyo yung istruktura ng drug syndicate. Ang istruktura ng drug syndicate ay pyramidal in shape. Pyramid na ang sa dulo, kukunti lang yung mga drug lord, mas marami ang mga nasa baba ng drugs. You cannot be selective in implementation of justice. Hindi mo pwede sabihin, hindi natin yan trabahuin dahil mahirap lang yan. Unahin natin yung mayaman. Hindi natin pwede sabihin, unahin ang mayaman, mamaya na yung mahirap. Pag sinabi mo war on drugs, ratsada yan lahat, tatamaan dapat. Okay. Ang rebuttal, pasensya na, Chell, ay si, ano muna, sige, Attorney Romy Mac. Takot yung sinabi ni General Bato na malayo pa tayo sa resolution ng war on drugs. Kawawa naman yung mahigit at 25,000 na pinatay, biktima ng EJK. Ang war on drugs na ito, itong drug problem, ilang libo pa ang dapat patayin para lamang masungkuyan. Iyan ba ang kinakailangan natin? Natapos sasabihin, kailangan ng death penalty. Wala pa ba tayo death penalty sa panahong ito? Thank you, Attorney Romy Mac. Teka, sasagot muna si General Bato. Doon lang kayo nakatutok, naawa lang kayo doon sa mga nangamatay na poser. Hindi ninyo titimnay kung ilan ang mga nagiging biktima ng mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay, ni-rap nito mga tao na ito. Hindi niyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Mapo, sir, yung drug prevention programming natin, nabigyan ba natin ng budget? Yung ating badak, yung ating mga barangay drug councils, nauna tayo, sir. So ang aking problema, sir.
strengthened before makisawsaw ka, sir, sa war on drugs. Sawsawan mo muna yung strengthening the pillars of justice system. Thank you, Ma'am Samira. Alam nyo, alam nyo, madali lang yan sabihin yung ganyan eh. Dahil nga sa mga adik na mga siraulo. Kung ikaw ang pulis na nakipagparilan doon sa mga adik, ano kayang pakiramdam mo? Ano, you have to preserve yourself. Kaya nga, dipinsahan mo sarili mo. Hindi po pwede yung, pwede tayo mag-war on drugs na walang patayan. Anong klase pag-iisip yan? Gusto mo ikaw lang mamamatay? Hindi mo dipinsahan sarili mo? Magpapabaril ka na sa mga adik? Hindi po pwede yan. Kailangang impose natin. Kasi, ano, hindi tayo mag-war on drugs. Nasaan na tayo ngayon kung hindi nag-launch si President Duterte ng war on drugs? Baka lahat ng kabataan natin ngayon, mga zombie na, naglalakad sa kalsada, na siraulo okay, na. Okay, o kaya nagiging Time is up, sir. Salamat po, General Nagiging Narco State na tayo.